pag ini-imagine po namin yun, parang naiiyak ako kasi syempre nami-miss ko na po talaga yung live audience, flesh-to-flesh na performances. Ganun po. Well, super overwhelming and happy po kami na finally it's happening na talagang makapag-perform na po kami, matutuloy na po kami sa Araneta. Before nga po, parang, alam niyo yun, parang nangangarap lang din po kami na sana, di ba, in the future, makapag-perform tayo dito sa stage na to. Kasi marami na po kami napanood na concert sa Araneta before and isa po kami sa parang ini-aim po namin na kahit kayo na hindi pa po tayo fully ano, parang level 2 pa lang po, 'di ba? So hindi pa po pwede ma-live audience, at least po na nandun pa din po kami sa stage na 'yon at virtually mapapanood po nila kami, at sisiguraduhin naman po namin na parang worth it or worthwhile yung gagawin po namin na performances at mag-enjoy po na parang live sa nanonood. Pero syempre in the future gusto po namin anuhin to, ulitin, na talagang parang ulitin o ipakita talaga sa mga tao na live na po nasa harap namin. This one is called our zone because ngayon po, since 3 years na po kami sa industry, we wanted to talk about the zone itself. Kasi po nung una, get in the zone, parang growing pa lang po kami niyan, nahanap po namin yung sarili namin. Yeah. Kumbaga, we're experimenting kung ano yung saan kami babagay, kung ano pang mga genre yung gusto namin gawin. And then, back in the zone, kasi po, matagal kaming parang nagkaroon na mahinga. Matagal po kami nag-rest. Parang since nagkaroon nga po ng pandemic, medyo naiba po yung plans namin. And tinawag namin back in the zone yung second concert namin is, it's because yun nga po, parang comeback namin. Kumbaga, parang inipon namin lahat ng energy namin, yung mga kanta na gawa namin. Tapos, nagbalik kami and yun po, back in the zone. This one, our zone, we will be talking about the zone itself. Ano ba yung meron sa zone? Ano ba yung hatid ng zone? Ano ba yung pakiramdam pag nandun ka sa zone? Kaya, ang tinawag po namin itong third year anniversary concert namin na our zone. Yes. Kung parang ang nickname niya po bali is Ozone. So, pag chinek nyo po ano yung parang name ng Ozone, it's O3, parang our third anniversary. So, ayun din po yan. Siyempre po, for us, it's another level na, unlike before, na wala talaga kami nakita. Puro staff line nakikita namin sa harap namin, yung mga cameraman, directors and whatnot. Pero this time po, at least mararamdaman namin yung cheer. Makikita talaga namin yung cheer ng 18. So we're very excited and for sure na mas mali-level up yung performance namin because of that. Sana nga po mangyari din yun eh. Kasi I'm sure na madami ring fans na nakakilala sa amin doon, na nagsusuporta sa amin. Lalo na sinasabi ng kuya ko, sana mag-perform kayo dito, no? Kasi sobrang pati mga kaibigan niya, kilala kami. And di ko na-expect kasi bukid kasi yung sa amin. Kaya di ko na-expect na aabot din yung music namin doon. Madidinig nila din music. Kaya hopefully, in the near future, makapag-perform kami doon and ma-meet namin yung mga fans na nandun sa probinsya para din ma-experience nila yung bagay na parang manood ba ng ano, parang manood ka ng mga, hindi naman celebrity, I mean, yeah, bihira mangyari. I mean, mga nilulook up mo na person, yun po. Yeah. Performance, yeah. I think ano po, lahat naman po ng artist sobrang thirsty na para sa public event.
talagang feeling ko po pag nagkaroon ng time na talagang pwede na magsama-sama yung mga audiences and artists sa isang lugar, kantahin yung mga kanta na talagang kinakanta nila during the pandemic na hindi sila nakikita-kita. Feeling ko it's gonna be explosive and an amazing feeling. Kasi pag ini-imagine po namin yun, parang naiiyak ako kasi syempre nami-miss ko na po talaga yung live audience flesh to flesh na performances. Ganun po. Oh, every time po nanonood kami ng mga ano, binabalikan po namin yung mga live performances namin before, like mga mall shows, mga previous events, mga mini concerts namin before. Nakakatuwa po kasi grabe talaga yung hype pag may audience. Like kahit pagod ka, hindi mo mararamdaman yung pagod kasi iniisip mo ang daming nanonood, parang wala kang time talaga mapagod kasi gusto mo all out. Nakakatuwa lang pag pinapanood namin yun, lagi namin sinasabi, "Ah, nakakamiss mag-perform. Sana bumalik na ulit tayo sa normal kasi gustong-gusto na namin po ulit yung ganun feeling." Sana nga po sa concert sa 27-28 may audience. Pero syempre dahil hindi pa po pwede, ayun, at least may virtual audiences po. Si syempre si Paolo. Paolo. Ako po yung nagsulat. Si Paolo ang si Tita Grace po. Si Pablo po. Si Pablo. Siya po lagi yung nagsusulat talaga. Ng hitmaker. Ng group po. O nga, konting hint naman dyan. No? Hint sa sarap. Ay, hint sa sarap. Konting hint na sa mga songs. I mean, ano lang kung paano mo nasulat. I mean, bakit mo siya nagawa. Ganun. Anong... Sa pagbabalik na, ang tagal niya mo. Siguro po dahil magpapasko, syempre po, very motivated, masaya, ganyan. Feeling mo, ano, parang very inspired ka. Talagang nakagawa po siguro ako ng tatlong kanta na bigla. Pero ayun po. Excited. Meron pong holiday feels. Meron din naman pong sadness. Mm. Pero kailangan parang balance lagi. And yung isa naman po, parang feel good lang talaga. Parang pang-holiday talaga na parang everyone can dance to, everyone can drive to. Diba? Well, yeah.